What is up, guys? We are back here with another video on this channel where we mostly talk about life, rides, and reviews by Kate. So yes, pang-sampung video na natin ito, mga sir. And we never expected to have 10 videos uploaded on a YouTube platform, no? Siguro kayo din, nagulat kayo na makakasampung video tayo dito sa YouTube platform. Tsaka sigurado, inakalaan nyo na hindi tayo aabot dito sa 10 video kasi baka inakalaan nyo magsasawa agad tayo or nakakalaan na natin mag-upload. Pero yes, pang 10 video na natin to. Mainly nagtataka din kayo siguro kung bakit tayo pumasok dito sa YouTube kasi 56 subs, most of you guys nakasama ko, kakilala ko, family members ko, tropa ko, or kaibigan ko. Kaya sigurado, if you know me personally, hindi natin to linya. Kasi mahilig lang tayo before, bago tayo mag-upload dito. Ang hilig talaga natin is business, arts, drawings, crafts about designing, layouting, and physical activities or sports. Kaya medyo malayo yung pag-video editing, no? At pag-create ng content. Tsaka isa pa, sobrang mahihain tayo sa harap ng camera at hindi natin alam paano i-present or i-portray yung sarili natin kapag nasa harap tayo ng camera, kahit nga ngayon, kabalo pa talaga ako. So yun nga, 10 video na tayo, kaya siguro this is the perfect time para mag-upgrade at mag-upload ng mas maayos at quality na mga video. Kung mapapansin nyo dun sa mga past videos natin, past uploaded videos natin, yung ibang video dun, out of frame, tapos out of focus, tapos medyo pixelated yung background or mainly yung buong video, hindi okay yung pagka-render niya kasi yung camera nga medyo may camera issues or light issues. Tapos yung ibang sound quality pa, medyo hindi pa firm, hindi pa malinis, hindi pa ganun kaganda yung output niya. Kaya siguro, nakasampung video naman na tayo, kaya naisipan ko mag-content ng isang video na makakapag-upgrade nga tayo ng mga videos na i-upload natin. Kaya bumili ako ng mga stops na katulad ng mga ganito. Yan. Binili natin to sa Lazada at saka sa Shopee. Na mai-share ko rin sa inyo kung ano yung output at ano bang gamit ng mga ganito sa mga beginner na vlogger na katulad ko. Kaya kung into vlogging ka or aspiring vlogger ka rin or nagsisimula ka lang din katulad ko or nagbabalak ka mag-upgrade ng mga peripherals mo or equipments mo dito sa pag-vlog para sa itong video na to. Kaya siguro kahit medyo mahaba yung pag-uusap natin, sana matagalan mo itong video na to at tapusin ko sa dulo. Kaya kasi sisiguraduhin ko, mabubusog ka ng impormasyon, inspirasyon, tsaka sisiguraduhin ko yung mga sinasabi ko, makakatulong yan sa craft na napili mo. So before I show you guys the things that we bought on Lazada and Shopee, check this item that we will be giving away on this channel as soon as we hit that 100 subscribers mark. This is a cycling shirt. Ito, sold ko na siya ngayon pero naka-print lang siya sa white pero any color that you want, it's your choice. If you win this, you have the choice kung anong kulay yung piprintan nating damit. All you have to do is to make sure that you are subscribed on this channel and finish this video for the mechanics for you to know how to join and have the chance to win this shirt design. First item that we bought on Lazada is this. Isa siyang lens for action camera. And I bought this around 250 pesos kasama ng shipping fee. This is a 180 angled lens. Medyo sobrang wide niya talaga compared dun sa gamit natin stock lens dito sa Akasobi 50X natin. Itong Akasobi 50X pala natin is a entry level action camera pero sobrang goods na neto. Kung hindi mo pa napapanood yung video ng unboxing natin at reviews na ginawa natin dito sa action camera, sa budget action camera na to, ililink ko na lang sa description para kung interested ka bumili ng isang budget action camera, may choice ka at medyo malalaman mo kung anong performance na kayang ibigay na ito for 4,500 natin nabili to. So yun nga, itong stock lens kasi nito 170 degrees lang yung kaya niyang i-capture dun sa video niya. Kaya medyo mahirap tayong nag-frame ng shots kapag nagbabike tayo. Kailangan kasi ng action camera kapag yung binablog mo is more than physical activities. Yung kailangan mo maglakad, tumakbo, magbike, mag-swimming, or other sports na kailangan mo igalaw or i-move yung camera mo. Sobrang kailangan mo rin kasi ng image stabilization, ng gyroscope, at other things na hindi magiging shaky yung video na nire-record mo. So yun nga, bumili tayo na ito para makita natin yung output. If mag-improve ba, kasi makakatulong to para mas maayos natin ma-frame yung mga shots natin. Tsaka mas ma-portray natin at makuha natin yung mga video na kailangan natin, na gusto natin maipakita sa mga viewers natin. First item, lens. Moving on the next item is this.
this is a monopod or tripod. Monopod kasi pwede mo siyang i-convert para hawak-hawakan na lang. Hindi katulad ng tripod na gamit mo ngayon, eh nakatayo lang yan at hindi mo siya pwedeng hawakan ng ganito. Minsan kasi kailangan din talaga natin mag-vlog na naka-point and shoot tayo sa sarili natin while moving. Lalong-lalo na biking videos yung ginagawa natin. Kaya kailangan natin bumili ng ganito. Kaya kung yung vlog mo is into biking din or into physical activities or kailangan mo maglakad around an area, kailangan mo ng ganito. Nabili ko to sa Lazada. Hindi ko na maalala yung presyo na ito. Kaya ililink ko na lang sa description kung saan ko nabili to at para makita nyo na rin kung magkano natin nabili to. Itong monopod pala na to or tripod na to, nape-flex yung mga legs niya. Hindi katulad ng mga ibang tripod, stable lang, diretso lang talaga. Na-adjust siya according sa gusto mong pagpatungan or pwede mo rin naman siyang isabit kung saan mo gustong isabit. Kasi, yun nga, pwede mo siyang itali. Yan. Para maging tripod siya kasi pag ganito, hindi mo masyadong mabubuka. Kailangan mo lang iikat to. Yan. Para bukang-buka mo na siya maipa-flat foot dun sa surface na gusto mong pagpatungan. Ang kagandahan dito sa monopod na to or sa tripod na to, may ball head na siya, which is good para makapag-create ka pa or ma-position mo na maayos yung camera or yung phone mo according sa angle na gusto mo. Kaya mas magiging creative yung mga shots mo kapag mas napoposition mo or mas nasa-setup mo yung angle na gusto mo. Kailangan mo lang gawin is ikot lang to, ilus mo lang to para maikot mo. Tapos kapag nandun na yung angle na gusto mong makuha, i-tighten up mo lang to at hindi na, may steady na lang siya. Yan. Isa pa sa kagandahan pala nito, lalong-lalo na kung cellphone lang yung gamit mo at beginner ka lang din katulad ko. Ang hirap din mag-frame ng shot kapag yung cellphone mo nakaganyan lang sa'yo. Lalong-lalo na kung back camera yung gamit mo. Hindi mo sigurado kung nakukuhanan or na-frame mo ng maayos yung sarili mo. Kapag may extension ka ng gamit or monopod na gamit, medyo mas malawak na yung sakop ng lens na kayang i-capture ng camera mo. Kaya mas sigurado kang ma-frame mo yung video na gusto mong makuha. Kaya okay na okay bumili na ito. Next item natin is this. Ito na yung third item natin. And this is a phone holder na yun nga, paghahawakan na ito, itong camera natin. Mas okay sana ito kung may hatch mount siya dito. Pero may hatch naman siya. Kaya siguro okay naman na ito. Tsaka maganda din naman na yung clipping niya. At rotate na rin siya ng horizontal at vertical, kaya siguro pwede na to. So meron na tayong monopod or tripod at phone holder. Pwede na natin silang ipagkapit or i-connect. So yan, meron na tayong monopod at phone holder. Ikabit na rin natin yung cellphone natin para makita nyo yung setup na pwede maitulong na itong monopod at yung phone holder. So ito na yung setup ng monopod tsaka ng phone holder kapag hawak-hawak niyo yung camera habang nagvo-vlog kayo. Tsaka yung stabilization, hindi na siya ganun ka-alok kapag hawak-hawak mo yung camera mo. So ito na yung setup natin, setup number 1, monopod, phone holder tsaka cellphone. Dito pa lang okay na yung setup na to eh. Kung ito pa lang yung budget mo, pwedeng-pwede na to, malaking tulong na to sa pagvo-vlog mo. Kung mag-start ka pa lang naman, why not, 'di ba? Malaking tulong na to in a budget friendly setup. Malaking na yung output ng quality na makikreate ng gantong setup. Next item na binili natin sa Shopee is this. Ito yung Ulanzi W49 na meron nga 49 LED lights. Powered siya ng dalawang AA batteries para mapagana mo. Merong variation nito or variant nito na chargeable naman pero out of stock. Kaya ito muna yung binili ko. Yung power switch niya nasa likod. Hindi siya button, hindi siya pinipress, kundi iniikot siya para ma-on. Tampa, clockwise. Ayan. Ma-adjust mo siya according dun sa light na gusto mong ikuha or i-set up. Ang kagandahan dito, may tatlo siyang hatch mount. Every corner may hatch mount siya. Ito yung isa, pangalawa, at pangatlo. Tapos sa bottom part niya, kailangan mo ng adapter para dun sa hatch mount. Para magkaroon ng ganito dito sa phone holder natin. Kasi hindi siya pwedeng makabit or madikit or makonek kapag wala siyang ganito. Pero nagawan ko naman siya ng paraan para makonek tong dalawang to. Kaya i-connect na natin.
yan, nakonnect na natin yung tatlong binili natin sa Lazada tsaka Shopee. Meron na tayong monopod, phone holder, tsaka ilaw. Ganito yung setup natin kapag walang ilaw. Medyo makulimlim kasi ngayon kasi may bagyo, kaya sigurado walang araw na magiging light source natin kapag nagva-vlog tayo, kapag walang bumbilya or walang source of light na pwede mong gamitin. Kaya okay na okay gumamit ng portable light. Yan. Iilawan mo lang ng konti yung sarili mo according dun sa gusto mong ipakitang ilaw, or kapag nasatisfy ka na yan, ma-adjust mo nung ma-adjust kung gusto mong liwanagan. At ganting parang kinukuha na ako ng langit. Yan. Yan. Kung gusto mong ganyan kalino, pwede naman. Yan. Ayun yung pinakamalino niya. Medyo maliwanag na kasi sa akin. Masakit kasi sa mata kapag sobrang liwanag. Siguro ganyan, okay na sa akin yan. Pwedeng-pwede na. Yan. Yan. Meron na tayong ilaw, meron na tayong phone holder, tsaka meron na tayong monopod. Malaking tulong na yan. Magandang output na yung magagawa mong video sa mga ganitong setup. So, ito na yung pangatlong setup natin. Hindi mo na pro-problema yung source of light mo kapag mag-vlog ka kung saan-saan. Minsan kasi nag-vlog tayo, hindi natin alam yung pupuntahan natin, at may pagkakataon na wala talagang ilaw, kaya kailangan mo ng portable light. Next item na binili natin sa Shopee is this. Ito ay isang external microphone na pwede mong i-connect sa Android phones or sa iOS phones mo or sa mga iPhone mo. Meron na siyang libreng audio jack or mic jack na i-connect mo dito sa microphone tsaka dun sa audio mo. Ito yun. Itong isa naman para sa mga SLR store, sa mga mirrorless camera. Kaya kung mag-upgrade ka ng camera mo soon, pwede mo pa rin siya magamit. Kaya habang nagsisimula pa lang tayo, na cellphone pa lang yung gamit natin sa pag-vlog, okay na okay pa rin siya gamitin kasi mas magiging okay yung output ng sound quality nyo, mas magiging smooth ito, mas magiging yung tono nito, mas magiging loud, mas magiging enough yung sound quality ng video na ginagawa natin. Ito pala yung shotgun mic na binili ko. Sendai SDM-M1 to. Dapat Boya MM1 yung bibiliin ko, kaso lang medyo mas may kamahalan yung compare dito. Ito, nabili ko lang siya sa 600 pesos sa Shopee. Tapos yung Boya MM1 kasi nagre-range ng around 1,000 to 1,500. Yung 400 to 1,000 difference ng pera na ibibigay mo sa isang microphone. Medyo malaki na rin yun para sa mga nag-i-start or sa mga wala talagang pera, lalong-lalo ng pandemya ngayon. Kaya mag-iisip ka yung 1,000 tsaka 400 or 400 na budget. Pwedeng-pwede mo pag gamitin yun sa ibang bagay. Kaya ito muna para masubuan din natin yung ibang brand kung okay ba ito. Kung may tulong ba ito or magiging firm at smooth pa rin naman yung output yung sound quality ng mga video recording natin sa pag-vlog. May libre na rin pala siyang dead cat or patay na pusa. Yung ginagawa kasi nito is yung ito yung nag-interfere nung noise na nasa paligid natin. Mano-noise reduct niyo yung ingay sa paligid natin. Lalong-lalo na kapag merong pang electric fan, merong pang aircon na maingay, merong nag-grinder sa kapitbahay mo, or may nagchichismisan sa kapitbahay mo, or yung mga unnecessary sound kapag nag-vlog ka. So, kailangan natin to para mas maging clear yung audio. Kasi nakatutok lang naman sa atin itong mic, kaya yung sound waves nakapokus lang sa atin at ma-i-interfere or maka-cancel or ma-re-reduce na itong data. May libre na rin siyang shock mount na pagkoconnectan mo dun sa hot shoe mount nung ilaw natin kanina, kaya kapit na natin ito. So ganito naman yung setup natin kapag nakakabit na yung Sendai SDM-M1 natin or yung external mic natin. Medyo okay na siguro yung quality ng sound natin. Medyo clear na, okay na yung tono, okay na yung noise interfering niya. Medyo nanonoise reduct na, lalong-lalo na may katabi tayong electric fan dito. Moving on to the 6th item or the last item na binili natin sa Lazada is etong ring light na to. Bumili na rin ako ng ring light kasi parating maulan tsaka nagbabagyo ngayon, parating laging may dumadating na bagyo, kaya naisipan ko hindi tayo makakapag-ride at hindi tayo makakapag-bisikleta sa labas. Kaya yung mga vlog na may upload natin sa mga susunod na araw, pansamantala, mga unboxing, mga reviews, mga tips, at konting kwentuhan na lang about sa bisikleta. Ganito yung vlogging setup natin kapag wala tayong source of light dito sa pinaggagawa natin ng vlog. Ganito naman yung vlogging setup natin kapag bumbilya yung ginagamit natin sa kwarto kung saan tayo nag-vlog.
kahit papaano mapagtsatsagaan mo at makakagawa ka pa rin naman ng content kahit gantong source of light lang, pansamantala. Kung wala ka pa naman pambili ng ring light, okay lang din naman yan. Yan yung muna yung gamitin mo. Or kung anong source of light na pwede mong idagdag, pwede pa din naman gamitin yan. At ganito naman yung setup natin kapag naka-ring light na tayo. Kung mapapansin nyo, medyo okay na yung distribution ng ilaw sa paligid natin. Kaya yung video output nito at yung video quality ng nire-record natin, mas maliwanag, mas okay, mas detalyado, at mas okay yung exposure, yung white balance, or yung other essential things na kailangan kapag nagbe-video recording ka or nagbablog ka. So yun, ayun na lahat yung binili nating peripherals at items sa Shopee tsaka sa Lazada. Siguro kahit papano, makakatulong na yun para ma-upgrade or ma-enhance yung mga video output or yung video recording na ginagawa natin dito sa channel. Kaya kung nag-i-start ka palang mag-vlog or naisipan mo mag-upgrade or mapaganda yung mga video na ginagawa mo sa pag-vlog mo sa sarili ng mga channel, pwede nyo gawin basehan kong mga binili natin sa Shopee tsaka Lazada. Nakalink naman sa description kung saan ko nabili itong mga to. All in all, gumastos lang ako ng 2,200 pesos sa lahat ng to. So, meron na tayong monopod, meron na tayong phone holder, meron na tayong ilaw, at meron na tayong mic. Sa vlogging setup, kapag naglalakad tayo, or kahit saan ka pumunta, madadala mo. At in additional to that, meron na rin tayong ring light. At itong binili nating lens ng action camera ng Akaso V50X, gagawin ko ng other content to or other video. Kung paano ikakabit to at kung anong output na kayang i-render or kayang ibigay kapag nakasalpak na itong bagong lens at mapalitan na yung stock lens ng Akaso V50X. Kaya abangan nyo yung video na yun. Total, nasabi ko naman na lahat ng mga pinagbibili nating vlogging equipments at vlogging peripherals sa Lazada at sa Shopee. Dadagdagan ko na lang din tong vlog na to para masulit nyo na rin yung panonood nyo. Hindi naman lahat tayo may panggastos or pang-ipon sa mga ganitong klaseng vlogging equipments. At hindi naman ibig sabihin na wala kang panggastos or pambili ng gantong mga vlogging equipments, hindi mo na kayang mag-vlog. Ang pinakakailangan mo lang talaga ay isang camera or kung may cellphone ka, pwedeng-pwede ka nang maging YouTuber. Parang ako, cellphone lang talaga yung ginagamit ko eh. Kasi yun lang yung meron ako ngayon. Kung may SLR ka, may mirrorless camera ka, may GoPro ka, or other materials, or other equipments na pwede mong gamitin sa pag-vlog, i-capitalize mo na yan, gamitin mo na yan, at makakatulong talaga yun sa'yo para mapabilis mo yung pag-grow mo dito sa YouTube. Pero sa ating mga walang-wala pa, tiis-tiis lang talaga, pwedeng-pwede naman talaga gumawa ng isang content sa isang cellphone lang. So, first tip na pwede nating mabigay sa inyo is be resourceful. Kailangan mo lang maging resourceful sa mga bagay-bagay. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pambili ng tripod or monopod or ng cellphone holder or ng ilaw, microphone at other things na pwede mong gamitin sa pag-vlog, hindi mo na kayang gumawa ng isang magandang content para mapanood ka ng mga viewers mo or ng mga subscribers mo. Maging resourceful ka lang. Kung wala kang pambili ng tripod or cellphone holder, pwede mo namang ipatong yung cellphone camera mo sa isang bagay na magiging stable ito at iposisyon mo lang to sa pwesto kung saan makakakuha ka ng okay na frame at angulo para maging okay yung video mo. In fact, nung nagsimula nga ako or nag-create ako ng video dito sa YouTube, yung pinakaunang video ko, hindi naman tripod yung ginamit ko. Sinabit ko lang talaga tong cellphone na ginagamit ko ngayon sa pag-vlog dun sa maleta, sa hawakan ng maleta para makakuha ko ng magandang frame at angulo para makapag-vlog ako. Hindi ko kasi pwedeng i-position tong camera dun sa desk ko kasi punong-puno na ng computer dun. Wala na talagang paglalagyan at pagsisiksikan yung cellphone ko. Hindi ko na ma-position ng maayos para makapag-vlog ako. Kaya nagtiis lang talaga ako dun sa handle ng maleta. Dun ko siya sinabit, pinulupot ko ng maayos na magiging stable siya. Kaya nakapag-vlog ako. Meron pa nga akong vlog na ginawa kong patungan yung monitor ko. Isinandal ko lang tong cellphone ko dun sa kakaunting space dun sa monitor ko. Tapos yung backlight ng monitor ko, yun yung ginawa kong ilaw. Nadagdagan na yung source of light ko bukod dun sa bombilya na ginagamit ko sa kwarto. Meron na akong tripod, meron pa akong patungan, meron pa akong ilaw. Kung wala ka namang pambili ng external microphone katulad nito, medyo expensive din kasi yan. Pwede ka namang pumunta sa lugar na tahimik. Katulad ng ginawa ko ngayon, lumipat ako ng pwesto ng pagbablogan kasi maingay dun sa kwarto ngayon kasi nandun yung anak ko. Mangungulit kasi yun kapag nakita akong nagbibideo. Kaya lumipat ako dito sa lugar na walang tao. Kung walang tao, dun sa pag-vloggan mo, sigurado walang mag-i-interfere dun sa sound na gagawin mo sa video mo. Kahit nung nakabili na ako ng mga vlogging peripherals na to, hindi pa rin naman ako huminto para maging resourceful. Kailangan mo rin kasi yan para mag-grow ka dito sa YouTube channel mo.
kung napanood nyo kanina, gumawa lang din ako ng paraan para makonect tong ilaw dun sa cellphone holder ko. Kung bibili pa kasi ako ng adapter para sa isang hot shoe mount, magkukos din yun ng 250 pesos to 500 pesos. Kaya medyo malaking bagay na rin yun, malaking halaga ng pera na din yun. At nakatipid pa ako. At maganda dun, nakabit ko siya nung hindi ako gumagastos. Kumuha lang ako ng isang bolt na susukat dun sa notch netong cellphone holder ko. Tsaka dun sa ilaw na ginagamit ko ngayon. Tapos konting spacer lang. Eh dati gumagamit ako ng mga V-brakes, kaya maraming spacer yon. Kaya nakabit ko ng maayos itong ilaw na to. Sa lahat naman ng bagay, kailangan mo maging resourceful eh. Hindi naman ibig sabihin na wala ka neto or kulang ka neto, eh hindi mo na kayang kumilos at gawin yung mga pinapangarap mo at yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kailangan mo lang mag-isip at maging paraan para masolusyonan yung mga bagay-bagay na wala ka. Sa journey naman na to, hindi naman ibig sabihin na wala ka ngayon, eh wala ka pa rin bukas. Malay mo, sa makalawa or kinabukasan or sa isang taon, mas okay na yung setup na ginagamit mo. At mas okay nga yun eh, cellphone muna yung gamit mo kaysa sa mga SLRs or sa mga high-end dying equipments. Kasi dito matututo ka maging maparaan at masosolusyonan mo yung mga bagay-bagay na hindi umaasa lang sa equipments na ginagamit mo. Kung cellphone lang yung gamit mo, okay na okay yan. Matututo kang mag-edit, matututo kang mag-color grade, matututo kang ayusin yung sound system mo or yung sound quality mo nang walang maayos na sound recording. Matututo kang mag-position ng camera angle mo nang hindi gumagamit ng isang professional camera. Sigurado kapag gumawa ka na ng isang mas maayos na camera or mas magandang equipment sa pag-vlog mo, mas madali mo na itong magagamit kasi nasanay ka nga sa mahirap eh. What more pa dun sa mas madali, di ba? Kaya number one tip, be resourceful. Punta naman tayo dun sa second tip. Focus on your content and your story over your vlogging peripherals or your vlogging cameras. Connected din to dun sa first tip natin, which is be resourceful. Mag-focus ka lang dun sa content mo at dun sa story na gusto mong ikwento dun sa mga viewers mo at sa mga gusto mong makapanood na itong video mo. Ika nga, content is the king. Imagine mo yung isang video or yung isang pelikula na walang kwento, yung walang flow, mahirap nang intindihin, mahirap pang panoorin. Kaya sigurado, hindi tatapusin ng mga viewers mo yung mga pinapanood nila. Tsaka isa pa, hindi naman titingin yung mga viewers mo at hindi naman nila malalaman kung anong equipments yung ginagamit mo sa pag-vlog mo or sa paggawa mo ng video. Malalaman ba nila yan na cellphone lang yung gamit mo? Eh kung magaling ka mag-edit, eh kung magaling ka mag-color grade, eh kung magaling ka talaga mag-position ng camera mo at magaling ka magkwento, baka mamaya mas maganda pa yung video or vlog na pin-produce mo dun sa mas may magandang equipments kasi mas marunong ka sa mga ganitong bagay. Plus points na lang din naman yan eh, bonus points na lang din naman yan kung maganda talaga yung equipments na ginagamit mo sa pag-video tsaka sa pag-vlog mo. Mag-focus ka lang dun sa content mo or dun sa story mo na magiging interesado yung mga viewers mo na ulit-ulitin at abangan yung mga videos na i-upload mo dun sa channel mo or sa platform na gusto mong pag-uploadan. Third tip at last tip, be an inspiration. At the end of the day, yung video mo dapat merong mark na maiiwan yan dun sa mga nanood. Isipin mo kung na-entertain ba siya, na-inform ba siya, may nag-gain ba sa kanya, na-move ba siya, natanggal ba yung stress niya, napangiti mo ba siya, or something na tumatak sa puso niya at sa isipan niya. At sa pamamagitan nun, uulit at uulit yan na dalawin yung channel mo. Pagtapos mong i-edit or i-shoot yung mga video na pinaggagawa mo or pinagkukuha mo, isipin mo kung yung manonood nito is may mag-gain ba sa kanila or may magandang mangyayari sa kanila dahil dun sa pinanood nilang video mo. Isipin mo yung isang video na maganda yung sound effects, yung video effects, yung transition, or yung other things na visually makakapagpaganda dun sa video mo. Pero at the end, walang inspirasyon na iniwan dun sa mga nanood sa'yo. Iba pa rin yung pakiramdam kapag may iniiwan kang mark dun sa mga nanood sa'yo. To sum up those three, ang ibig sabihin ko lang naman dyan, kung gusto mo talagang mag-vlog or gusto mo talagang i-pursue tong pag-vlog, hindi mo naman talaga kailangan ng mga gantong equipments para makagawa ka ng isang gantong video, ng isang okay at maganda at quality na video. Alalahanin mo lang at gawin mong inspirasyon yung mga malalaking YouTuber ngayon, gaya ni Kong TV, ni Carlo Ople, ni Paolo Tomenes, ni Sir Ian Howe, ni Angelo Biker Dude, si ako si Doggy, si Boss Raker, kahit si Sir Tulfo, or kahit sinong YouTuber na pinapanood mo ngayon,
hindi naman siguro sila nagsimula na maganda talaga kaagad yung setup na ginagamit nila. Ang pinaka-pinuhunan lang nila dyan is yung dedication nila sa trabaho nila. Dedication dun sa passion nila. Ikong TV, nagsimula yan sa cellphone katulad natin. Si Paolo Tomenes, si Mr. Okay Boy, kung kilala nyo man, nagsimula yan sa cellphone nila. Si Sir Carlo Ople, cellphone din yung gamit nila. Si Boss Trekker, si Boss Doggy, syempre nag-AML yan, kaya sigurado, gamit na gamit yung mga cellphone nila sa pagbablog nila. At marami pang YouTuber, hindi lang kayo, at hindi lang ako, at hindi lang tayo, yung gumagamit ng cellphone sa pagbablog. Kaya huwag mo masyadong intindihin kung sa tingin mo hindi okay or hindi maganda yung napoproduce mong video dahil sa quality na binibigay ng cellphone camera mo. Kasi yan at yan yung first step at first move na kailangan mong gawin dito sa pagbablog. Matuto ka na gumamit ng bagay na meron ka. Na-share ko na lang din to sa inyo, no? Para makita nyo kung paano tayo nag-grow dito sa YouTube, kung paano nag-i-improve yung quality, at kung paano tayo nag-vlog. Hindi nyo lang makikita yung improvement sa personality ko, kung paano mag-approach dito sa camera na to. Kasi nga, medyo may tapat talaga tayo sa lente ng camera at hindi tayo maka-deliver ng maayos sa pagsasalita natin. Kaya mapapansin nyo yung editing natin, ang daming cuttings at pinapatungang ko lang. Makikita nyo din kung paano mag-improve at kung paano kung mapalaki, mag-grow yung channel natin. Kung anong magagamit nating equipments habang lumalaki or tumataas yung subscribers natin at watch hours natin. Makikita nyo lahat. Gusto ko kasi kasama ko kayo dito sa journey na to. Kung saan tayo masaya, masaya naman na ako. At naging committed na rin naman ako sa paggawa ng video. Kaya isasama ko na rin kayo dito sa journey na to. So eto, meron na tayong vlogging peripheras. Mas magiging okay at magle-level up na yung mga video na kine-create natin. Abangan nyo na lang yung mga susunod na video natin. Baka mamaya magulat kayo naka-SLR at naka-mirrorless camera na tayo. Sana. Pero yun nga, sana nagustuhan nyo to. At kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kakalimutan na mag-like, comment, at subscribe dito sa channel para matulungan nyo na rin mag-grow tong channel na to. Kung gusto nyo, i-share nyo na rin. Baka mamaya maabot na itong video na to, yung nangangailangan talaga na itong content na to. Dito ko natatapusin tong video na to. Sana kahit papano nag-enjoy kayo at nag-iwan ng ngiti at inspirasyon tong video na to. Peace out and all glory to the one true king. Para magkaroon kayo ng chance na manalo ng shirt design na itong mga kapadyak, i-comment nyo lang ang inyong pangalan sa comment section at ang salitang siklista. I-consider nyo na rin na mag-subscribe sa channel na to. At kung magsusubscribe kayo, i-hit nyo na rin yung notification bell para mas updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Malay nyo, mas maraming giveaways pang magawa natin. Salamat sa panonood mga kapadyak. See you in the next videos.